live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyo. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang perfect morning with Cheryl Cossi may hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Siksika na ng kaalaman at talakayan. Perfect morning with Cheryl Cosim sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Good morning po sa inyo mga kapatid, sa mga nakatutok po sa atin sa Radyo 5, 92.3 News FM at sa isa pa naming tahanan, sa 1PH Signal Channel 1. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan at maayos na kalusugan. Live stream din po tayo, syempre sa ating FB page na Perfect Morning with Cheryl Cosim. At katuwang po natin ngayong umaga sa ating programa, ang MX3. At syempre, kasama natin, of course, without my partner, di kami kompleto, Dr. Edwin Bien. Hi, Doc Bien. Magandang umaga sa'yo. Sa'yo din, Miss Cheryl. Magandang umaga. It's nice to see you. Salamat sa opportunity na binigay mo na makaupo ako kahit na mag-solo pa minsan-minsan. Ay, dapat nagsosolo ka na nga eh. Hindi, na-miss kita. In fact, tuwan-tuwa nga ako, nakita ko yung post mo. Tungkol dun sa nasira mong sapatos. Oo, at least, di ba, nag-e-effort na mag-exercise. Mahalaga ang pagpapanatili ng maayos na kalusugan, lalo na sa mga ganitong panahon na hindi natin nakikita, Doc, ang ating kalaban, hindi ba? Dapat malakas ang konsensya. And it reminded me na dapat pala yung mga sapatos natin, sinusuot natin. Kasi syempre, dito sa new normal, hindi na tayo nakakaporma ng mabuti, no? Mm-hmm. Yes. So, may payo ko doon sa mga nurses who are frontliners. Paminsan-minsan, mag-high heels po kayo. Wow! Sakit na tayo. Sayang yung shoes nyo. Sayang yung shoes nyo, masisira. Gamitin sa bahay. Ikaw, Doc, yung mga rabot mo na mapoporma eh. Ngayong araw, ito ang iyong, ano, kumbaga, chinelas. Sa susunod, iba-iba. Pero ito yun, dapat mas sinusuot kasi natin or lulutong, di ba? Natanggal tuloy. Lulutong, yung bibigay yung swelas. Yeah. And that introduces us to our topic for today. Mm-hmm. Okay. Ang layo ano na i-segue, ha? Oo, ang galing. Pero dahil ngayon, 1 ng July ay World Hepatitis Day. Okay, sige po. Alam mo, yeah. Miss Cheryl, sinasabi sa mga social media na sangkatutak ng mga viruses ang inaasahan pa na pumasok sa atin. Sabi nga, nakakakita pa sila ng Ebola virus. At ngayon July, tinatalaga natin na dapat aware pa rin tayo. Hindi lang puro COVID. Ang hepatitis is more rampant than COVID if we're going to give the statistics later. Oh, wow! So ang pag-uusapan natin mga kapatid ay ang viral hepatitis. Na sabi mo nga doon, right, isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ano sa buong mundo. Yeah. Mm-hmm. Pag sinabi nating ano ba karami yan, Doc, ang pinag-uusapan nating bilang? Okay, gugulatin kita ha. Hindi na yung mga statistics sa iba't ibang parte ng mundo. Dito na lang sa Pilipinas. Could you imagine 7 milyon ng Pilipino ang maaaring positibo sa hepatitis? Wow. Viral hepatitis. 7 milyon. Ilan ba ang COVID positive, Miss Cheryl? 70,000 plus. Ang hepatitis, 7 milyon. Ang dami. So, ang dami. Well, isa ito sa mga gusto natin din mapuksa. Ano po ang viral hepatitis? Well, magtulungan po tayo mapuksa ito kapag may hepatitis. Ano ba ang nangyayari, Doc, sa ating atay? Atay ang tinatamaan pag pinag-uusapan hepatitis, hindi ba? That is right. Let me clarify a little bit para may idea yung mga tao, ha? When you say hepatitis, the word hepa means liver.
Uh-huh. Alam na naman nila na yung word na tithis means inflammation and possibly infection. I say possibly kasi ang hepatitis pwede ring maging dahilan hindi lang galing sa viruses o mikrobyo. Pwede ring chemical hepatitis. Okay. May mga chemical na ipinapasok natin sa katawan natin na pwedeng maging dahilan ng hepatitis. Ang dami parang pwedeng panggalingan o kung paano makuha ang hepatitis. So sa pamamagitan po ng ating programa, mga kapatid, makikiisa po tayo sa misyong mawala na ang viral hepatitis sa taong 2030. Mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo ni Dr. Bien na sumali sa ating talakayan. Maari po kayong mag-post ng inyong mga katanungan sa ating FB page. 5 po ang ating pipiliin at syempre hindi mawawala ang ating regalo tuwing MX3 Day dito po sa Perfect Morning. 5 po ang magkakamit ng ating MX3 products. Ayan, mayroon pong capsule. Ayan po ang ating MX3 capsule. At meron po tayong, kompleto si Doc eh. Ayan. Meron din tayong, personal kong iniinom eh. Meron tayong tsa. Ayan. Ang coffee, course, wala na po. Ubus na. Yung coffee. Ako rin mas madalas nauubos agad-agad yung coffee. Kasi naman yung tsa, pwede nating gamitin, ayan, ang MX3 coffee. Dahil yung tsaa kasi din naman ay sa isang litro ng tubig, maaari itong isawsaw or ibabad pala, hindi lang isawsaw, ibabad. Ibabad. Oo. And that is good for one whole day. So ang isang sachet is good for one whole day. Eh yung kape kasi dahil napakasarap, minsan nadadalawa, tatlong beses sa isang araw eh. Mm-mm. Kaya mas madaling nauubos. So ayan mga kapatid, at syempre hindi po wawala ang ating bonus na Bible. May kasama po yung Biblia. So mga kapatid, sumali na po kayo sa ating talakayan. Kung may mga katanungan po kayo ukol sa hepatitis, viral hepatitis ang sinasabi po. Yung okay, Doc, may 5 strains po ang hepatitis virus. Nandiyan ang A, B, C, D, E. Ano po? Mm-hmm. At ang hepatitis B at C, ito yung nauuwi sa liver cirrhosis at cancer. That is right. Oh. Okay. Yung A, yung simple lang or self-limiting, yung D and E, medyo rare na sa ngayon. Medyo rare. But still, we can discuss it. Mm-hmm. Okay. Siguro, ano muna tayo? Okay. Refresher. Magkaroon tayo ng refresher. Okay. Ating atay, yun nga ang pag sinabi nating hepatitis, atay po ang nadadali o nadadamage. Pero ano ba ang role at function? Ano po ang ginagawa ng ating atay? Okay. Tinatayang ang atay natin is the largest internal organ. No? Nandito siya sa kanang bahagi ng ating tiyan, nakatago yan sa ilalim ng ating ribs. Yan. Normally, ang mga doktor, kapag kinapa yung ilalim ng ribs nyo, hindi dapat nakakapa yan. Kasi alam naman ng doktor kung ano pakiramdam ng ribs. Yan. Pero kapag sa ilalim ng ribs, nakakapa siya ng medyo parang matigas-tigas na bagay na hindi na parang abdominal cavity, nagsususpecha ang mga doktor na baka ito ay atay at maaaring namamaga ito. Ngayon, ano ba ang purposes ng atay? Sabi ni Ms. Yeng, marami. Sinasabi nga 101 functions. Yung ilan lamang babanggitin natin. Pinaka-importante para sa akin, detoxification o panlinis ng lahat ng kinain at ininom natin na hindi mabuti sa katawan. Para sa akin, it is number one. Number two, tumutulong siya sa paggawa ng ating dugo. Kasama na doon yung pula ng dugo. So, maaaring kapag may problema yung atay natin, mababawasan na yung produksyon ng ating dugo. Pangatlo, napakahalaga siya sa pagproseso ng ating protina. Yung protina, napakahalaga yun. Ha? Siyempre, mga muscles natin dyan. Kaya yung mga may problema sa atay, makikita nyo, nangunguluntoy na at nawawala na yung kanilang mga laman. Ayan. And of course, napakahalaga rin sa lalaki at kababaihan,
importante ang atay sa paggawa o pagtulong sa paggawa ng ating mga hormones. Alam niyo yung mga hormones natin, iba't iba po ang purposes niyan sa ating katawan. And, syempre, dahil katuwang dito yung apdo, yung tinatawag nating papaitan, gumagawa yan ng bile o bilirubin. Yun po yung dahilan kung bakit naninilaw ang isang may problema sa atay, dahil yung bile or bilirubin ay napakahalaga pantunaw sa mga kinakain naman nating mamantika at taba ng baboy o ng iba pang karne. Yan. So napaka, sabi niyo nga doc, napakadaming function ano po ng ating mga atay. Pero ilan lamang yung inyong nabanggit, pero napaka-importante na ng mga role. Anim lang ata ay nabanggit ko eh. Oo. Pero digestion pa lang at saka pagsala ng toxin sa katawan, napakahalaga na po yan sa atin. And pag yung klase ng lifestyle mayroon tayo ay hindi maayos sa pagkain, ano, klase ng diet, chances are nadadali yung ating atay. Dok, paano nalalaman na may problema po sa ating atay? Well, yung mga doktor, kamukha ng sinabi ko, nagsisimula with physical examination. Siyempre, kakapain yung tiyan at titingnan kung namamaga yung atay at medyo masakit-sakit yon kasi nagre-reklamo yung mga pasyente. Dok, parang ang tiyan ko, butog na butog. Alam mo ba yung word na yun ni Cheryl? Butog na butog? Yung parang sa probinsya. O parang tambol, tug-tug-tug-tug. Ganon. Okay. Nakalobo siya eh. Talaga tumutug-tug siya. Tug-tug. Ayan. Tapos, napupunan ng pasyente na parang nangangayayat siya, pero lumalaki yung tiyan niya. At medyo nakikita niya na naninilaw-nilaw siguro yung ilalim ng kanyang mata. Ayan, naninilaw-nilaw po yun. So, that will bring the patient to the doctor nang may kaba. Yung iba may lagnat, yung iba walang lagnat. And the doctor will ask for a simple blood test. Kukunan siya ng dugo sa kamay, at makikita doon yung liver function test. Dito po yon. Yung liver function test, ang tawag doong araw doon, ano, SGPT at saka SGOT. Ngayon, yung mga millennial, ang tawag na doon, ALT at saka AST. Mga enzyme yan na nilalabas ng atay. So imagine niyo yung cellula po ng atay, parang kudrado na ganito. Eh kapag nasira yon, puputok yung cellula. Nakita niyo ba yung kamay ko? Imbis na bilog na bilog o kudrado ganito, nasira yung atay dahil may mga chemical o mikrobyo, puputok siya. Pag pumutok siya ng ganun, lahat ng nilalaman dito sa loob, lalabas yon. Yung mga lumalabas na yon includes the enzyme. Kaya makikita nila tataas ang SGPT, ang SGOT o ALT at AST. Yan, medyo kakabahan na yung doktor at magpapayo ng ultrasound. Doon sa ultrasound, makikita natin, lumalaki ba yung atay? At namamaga, o lumiliit siya na para na siyang bato, katigas. Yan, Miss Yeng, ang ating ginagawa. Nakikita. Kanina nabanggit ko, Doc, para siyang alphabet, ano? Kasi hepatitis A, B, C, D, E. Pero sabi mo nga, yung C and E ba? Yung, D and E, yung ano na, bihira na ngayon. Medyo rare. Oo. Medyo rare, oo. Oo, rare na. Yung A, B, C, D, A, B, C, more common, very common. Gusto natin talakayin ito mga kapatid dahil ayaw nating mauwi sa cirrhosis o cancer po yung hepatitis. Simulan ko doc sa hepatitis A. May kaibahan ba ano yung mga senyales, sintomas? Okay, paano natin nakukuha ang hepatitis A? At ano yung mga sintomas ng hepatitis A? Okay, wag naman magagalit yung mga nakikinig dito. Pero gusto kong i-relabel yung hepatitis A para mas madaling pumasok sa isipan ng nakikinig sa atin. I would call it fishbowl hepatitis. Fishbowl hepatitis. Ay, baka magaling nagtitinda ng fishbowl. Skidball na lang, hepatitis. Ay, dito ko yung trend. Sige, kikyam. ito po kasi, alam nyo, nung kabataan natin, ako, high school, kabataan, siyempre, may baon na akong pera noon. Hindi na puro ulam lang ang baon ko. Eh yung pera, minsan tinitipid namin o natin. So, tatawag kami ng nagtitinda ng fishball at squidball. Bibili kami. Manong, 5 nga po. May baon naman akong kanin. Ayan, ilalagay ko yung fishball dun sa kanin. Tapos,
Ang ginagawa kasi namin, tutusukin yung fishball, isasawsaw doon sa sawsawa ni Manong, dalawa yun eh. Mayroong maanghang, mayroong suka. Oo, masarap yun. Kakagat kang konti. Oo, kakagat kang konti. Tapos sasawsaw ka ulit. Kakagat kang konti, sasawsaw ka ulit. Double dipping kung tawagin. Nagdaanan ko yan. Oo, yun ang dahilan. Kaya, yung tinatawag nating fecal oral route. Ibig sabihin, galing sa dumi ng tao na isang mayroong posibleng hepatitis A, ang humawak sa pagkain nyo, in this case si Manong, o in this case yung nakikisawsaw ng double dip, at naihahawa sa iba. Yan. Oo. Siguro kasi yan ang paraan para makuha natin ni Michelle. Walang masyadong awareness niyan. Kasi ako, laking probinsya ako. Eh. Paglabas ng eskwelahan, di ba, nakahilera na talaga lahat yan. And yes, totoo. Oo, at saka wala yung mga ngayon na nakalalagyan or nakabaso. O, yung gano'n yung lalagyan? Oo, wala. Or nakabaso, di ba? Ngayon talagang, ano, wala. At saka gusto ko nakikipag-unahan kang tumutusok. Tumutusok diba? Ka kasi maganda yung bilog eh. Oo, yung medyo tustatulog. Crunchy, di ba? Oo. Nasawsaw mo ang di ba? O, tapos tinitikman mo, di ba? Tapos tutusok ka uli. Oo, yan. Kasi tumulo na yung sauce dun sa hindi mo pa nakakagad. Gusto mo pa ng extra. So, karanasan pala. Ang tanong ko sa'yo, Ms. Cheryl, bago ka pumunta dyan, may baong bang gripo si Manong? Wala. Wala? O, edi walang running water. Saan siya naguhugas? Exact. Oo rin. Oh, okay pa mo na. Oo, pero pag medyo bata-bata ka at ano ka, hindi mo naiisip yun eh. Siguro ngayon na lang talaga wala. Mas aware, ano? Mas may awareness sa kalinisang pagdating sa pagkain. So pang street food o mga pagkain po sa mga kalsada na hindi na maintain yung kalinisan, kaya tayo nakakakuha ng hepatitis A. Yun pala yun. Oo. Ang sintomas niyan, Ms. Cheryl, kamukha rin ang nabanggit natin kanina. Pwedeng lalagnat-lagnatin ka, pwedeng lalaki yung tiyan mo, parang kang tinatrangkaso. Medyo maninilaw ka rin, pero hindi naman sobrang dilaw. Yung parang light-colored yellow lang. The good news is, there's more. Naalala mo ba, nung bata ka, ang gamot nila sa hepatitis A, tinapakain ka ng candy na may nakadrawing na kuneho? Naku, talaga, parang hindi ko maalala. Alam mo yung tawag doon sa candy yon? Pero alam ko, parang naalala ko yung kuneho na candy. Puting kuneho, Englishin mo. Oh, white rabbit. Oh, di ba? Oo. Yun. Yun daw ang gamot doon. In reality, hindi. Ang ginagawa lang natin, binibigyan natin ng enerhiya yung atay para makarecover. And that is from the sweet or the sugar contained doon sa candy na yun. Oh, tama ba na ang hepatitis A ay parang ano to, gagaling at gagaling on its own? Well, gumagaling because our body is able to cope up at gumagawa ka ng antibody doon sa antigen o toxin ng hepatitis. And later on, yung ibang tao, it takes 1 month, yung iba 3 months, pero umiigi din. Mm-hmm. Yan ang maganda sa hepatitis A. Yan ang maganda sa hepatitis A. Paano kung hepatitis B at C yan, mga kapatid? Pag-usapan natin yan, Doc, sa ating pagbabalik. Again, mga kapatid, sumali po kayo sa aming talakayan. Katuwang po natin ang MX3. At syempre, lima po sa inyo ang aming re-regaluhan ng MX3 products. At may kasama po yung Biblia. Ayan, sa mga nakatutok na po sa atin, huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po kami ni Dr. Bien, katuwang ang MX3, dito po sa Perfect Morning. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153. Ang Perfect Morning with Cheryl Cosi may hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon.
bukas na. Hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, number one energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, number one energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan. Ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti, iniingatan ng kanyang katuwiran. Ngunit ang masamay, ipinapahamak ng likong pamumuhay. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw. Ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Proverbs 13, verse 5, 6, and 9. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Paano ba maging bida sa panahon ngayon kung ang kontrabidang dapat talunin ay COVID-19? Ganito ang Bida Solusyon! P, bawal walang mask! I, isanitay sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D, dumistansya ng isang metro. A, alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Bida Solusyon sa COVID-19! Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USAID. Ito po si Fanny Serrano. Sa mundong ginagalawang ko, my creativity comes in many forms. Fulfilling, pero nakakapagod din. Buti na lang, may MX3 to help me focus and gain more energy. MX3 has powerful triple antioxidants alpha, beta and gamma. Clinically proven in helping boost my immune system and energy with my healthy lifestyle. My artistic inclinations become MX-traordinary. Thanks, MX3! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Protektahan ang buong pamilya laban sa germs na sanhi ng sakit. Gumamit ng Family Rubbing Alcohol. Ang Family Isopropyl Rubbing Alcohol ay mabangis sa microbial disinfectant. Maginhawa na, protektado ka pa. Knockout ang mikrobyo sa Family Rubbing Alcohol. Kaya iwas sa sakit ang buong pamilya. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Isopropyl ay ang generic name ng Family Alcohol. If symptoms persist, consult your doctor. Lovely Look Hairspray. May swabbing amoy ng French perfume. Ang Lovely Look Hairspray ay walang pinipiling klima at panahon. Magagamit sa lahat ng okasyon. With Lovely Look Hairspray, ayusin ang buhok mo sa pormang gusto mo. Istilong buhok ganda. Mag-Lovely Look Hairspray ka na. Nagbabalik ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. Katuwang ang MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX-traordinary. Nagbabalik po kami dito sa Perfect Morning. Katuwang po natin ang MX3. Kompleto po kami ni Dr. Bien. Pinag-uusapan natin ang hepatitis A, B, C, D, E. Pero we'll focus more on the hepatitis A, B, and C dahil ito na po yung pinaka-common, ano? Kadalasan na kukuha. Kanina na pag-usapan po natin ang hepatitis A, sabi nga ni Doc, ito yung uri ng hepatitis na nakukuha natin sa hilig natin na pagkain ng hindi malilinis masyado. Kasi ayaw natin sabihin na lahat ng street food ay madumi. Pero kung ito, kaya lang po, mas mataas kasi yung risk ng exposure nito ano sa dumi ng kapaligiran. Kaya like even sa karinderya, ay masarap talagang kumain sa karinderya kasi iba ang lutong bahay. Pero mamili po tayo ng maayos at mas maging mag-observe tayo kung paano nila sinaserve at inihahain ano po or isinahain or kung paano nila nakalagay yung mga presentation o sa pagpipilian, hindi ba? Kasi that's right. Nadadapuan na po yan ng langaw na 'di ba na hindi po lahat ganoon pero mas maging ano lang tayo maingat dahil ayaw po natin tama ng hepatitis A. Doc, hepatitis B. Yes. Ano po ang kaibahan ng hepatitis B naman? Medyo mas delikado ang hepatitis B kumpara sa A. Yung A kasi, sabi nga natin, pwedeng hindi lagi pero pwedeng self-limiting. Within 1 to 3 months, you could be okay. Alam mo, sa hepatitis A, Miss Cheryl, B pala, may mga pasyente ako dati. Dati kasi mayroon akong branch ng clinic dito sa may Ongpin. Alright? At doon kasi may mga eskwelahan,
para sa mga gustong magseaman o seafarers. Siyempre, hindi sila makakaalis ng Pilipinas at makakasakay ng barko nang meron silang karamdaman. Kailangan totally clean o total clean bill of health. Negative sila ng hepatitis B. Ang problema, after 1 year or 6 months na naglayag sila ng barko, yung iba nagre-report sa akin, hindi na sila makaakyat uli ng barko kasi suddenly, positive na sila ng hepatitis B. Ay, di tinatanong ako nitong mga seafarer na to, Miss Cheryl, naku po, hepatitis B, Dok. Eh, paano ko na to sasabihin sa misis ko? Pwede ko bang sabihin sa kanya na nakatapak ako ng pako? Sabi ko, hindi. Kasi pag nakatapak ka ng pako, tetanus yun. Sabihin mo, nakatapak ka ng hiringgilya. Sa loob ng barko. Because the truth is, kaya mo nakuha yan, mayroong umakyat ng barko habang nakadaong kayo. Ayun! Ayan, Michelle. So, comparing A and B, ang B ay nakukuha natin sa mga blood and body secretions, lalong-lalo na sa pakikipagtalik ng isang tao sa isang positibo. Ayan, Michelle. Ayan. Sa kahit na anong paraan ng pakikipagtalik, posibleng makuha yun, Doc? Well, hindi naman. Kung kissing lang, hindi naman. Uh-huh. Unless... Wait, pakikipagtalik ba yung kissing? Hindi pakikipagtalik yun eh. Ay, kasi ano, naisip... No? Kasi yung, ano ka mo? Yung kissing, hindi. Sa kissing, hindi. May kissing, saliva. Hindi. Hindi. Sa live ba, unless... May kinagat ka, tapos talaga, nagtuguhan na talaga, at lumipat na talaga yung blood to blood. Pero normally hindi. Other bodily fluids would include spermatic fluid at saka vaginal fluid. Yan. Yan ang most common na paraan ng pagkakuha sa ating mga Pilipino. Akala nila yung pag-inom ng alak, hindi. Dahil doon sa sexual encounter. Pangalawa, yung pagkakatusok nga ng isang karayom na maaaring galing sa hepatitis B kung nasalinan ka ng dugo, halimbawa. Pero sa ngayon kasi, ini-screen naman na ang dugo for blood transfusion eh. Uh-huh. And I believe, ipinagbawal na nga yung pagbebenta ng dugo eh. Diyan sa, sa Avenida, dati marami nagtitinda dyan eh. Ang puputla na, nagtitinda pa eh. Ang third, ang sabi nila, dahil daw doon sa pag-share ng needle sa mga gumagamit ng droga. Pero parang hindi man ako naniwala doon kasi sa loob-loob ko, may pambili ka ng droga, wala kang pambili ng sarili mong needle. Siyempre, kung magdodroga ka, bili ka ng needle mo. But it doesn't mean you should be doing drugs. But I think it is more of sexual encounters. Ang so ang hepatitis B, ganoon po. B. Kaya, minsan... yun ang nagiging dahilan yung mga seafarers natin ano ang itatago tuloy sa partner pag-uwi na nagpositibo, magtatanong na lang bigla bakit hindi ka na makasampa kasi di ba may mga pagkakataon na pag positive ka ng Hepa B ay sinasabing hindi ka na maaaring maging isang OFW or makapagtrabaho or hindi ka na tatanggapin sa ibang bansa para makapagtrabaho. Unfortunately, yes. Pero actually, kawawa naman sila eh. Kasi hindi naman dapat. If your work ay mekaniko naman, hindi ka naman makakapaglipat ng dugo mo doon sa kapwa mo, mekaniko sa barko, di ba? Gaya din, halimbawa, dito sa Pilipinas, if your work is a food handler, kadalasan yan, tatanggihan ka na ng mga food courts at mga restaurant. Pero wala ka namang maitatransmit na body fluids doon sa dugo mo o kaya doon sa pagkain, unless makikipagsiping ka doon sa kapwa mo food handler. However, that is the norm sa ngayon. Yan ang kalakaran na kapag ikaw ay naging positive ng hepatitis B, more likely than not, hindi ka matatanggap to many, hindi naman sa lahat, to many jobs. Ayan. At kung ang hepatitis A ay self-limiting at napapagaling, ang hepatitis ba ay... oo o hindi? Hindi eh. We would say na maaaring magkaroon ka rin ng sintomas. Yeah, makaramdam ka rin ng sintomas, Miss Cheryl.
Pero maaaring mawala yung sintomas dahil umigi ka na. Kasi yung viral load na tinatawag namin, yung dami ng viruses sa loob ng katawan mo, maaaring bumaba na unti-unti, so much so na wala ka nang nararamdaman. Symptom-free ka na. Pero pwede kang maging carrier. Ibig sabihin, pwede mong mailipat ngayon kung si Ferrer ka kay Mrs. o kay Mr. O kaya sa iba na makakasiping mo. Hindi ka na rin pwedeng mag-donate ng dugo kung sakali naman ang mahal mo sa buhay ay nangailangan ng dugo. Yon ang problema. At sa isang nagbubuntis, maaari ba niya itong maipasa sa kanyang anak? Well, the truth is yes. Kasi habang nanganganak ang babae, madugong process yan eh. May mga ginugupit ang mga doktor dyan, whether normal delivery or cesarean, pwedeng mailipat doon sa bata. But the good news is, sa ngayon, part na ng neonatal care, na within 24 hours or less pa nga, yung bata, nababakunahan kagad ng hepatitis B antibody. So, bakuna kagad, no? So, napoprotektahan na yung bata. So, when you're positive ng hepatitis B, at sabi nyo nga ay forever na carrier ka na, paano pangangalaga sa iyong katawan para hindi na mag-activate or tumaas ulit yung viral load mo ng hepatitis B, Doc? I can understand your question, Ms. Sherry, kasi unfortunately, yung mga hepatitis B, hindi naman lahat, pero marami sa kanila, later on in their life, nagkakaroon ng complication. In fact, marami akong mga pasyente ngayong ganyan na nagpupunta sa akin, nagtatanong, Doktor, bakit nanilaw uli yung asawa ko? Yung lalaki, talking about the guy, no? Wala naman siyang problema noong araw. At nung pina-ultrasound ko, aba, yung kanilang atay, lumiit na at naging napakatigas na akala mo, hollow block. Di syempre, hindi na makafunction yun. Hindi na niya ma-process ang dugo. Hindi na siya makapag-cleansing o detoxification. Kaya naninilaw-nilaw uli. And that is called cirrhosis or liver cirrhosis. The other one, yung iba naman na lumalapit sa akin, nagkakaroon ng maliit na bukol na sinlaki siguro ng avocado na nakapatong dito sa ibabaw ng ribs nila. Mga liver cancer or hepatocellular carcinoma. And that is a complication again of hepatitis B. So paano natin aalagaan sarili natin? Well, unang-una, prevention. Siyempre, kailangan mag-iingat po tayo kung sino ang ating mga nakakapareha sa buhay, nakakasiping. At siya rin, papayuhan natin na huwag ding kumaari nakikipagsiping sa iba. Baka mailipat din sa atin. Pangalawa, siyempre, hindi po tayo dapat gumagamit ng mga karayom o iiwas tayo sa mga karayom na matutusok tayo. Pero hindi naman included yung karayom na pananahi. Yun, pwede kayong matusok ng karayom na pananahi. Yung hiringgilya galing sa mga klinika. So, siyempre, huwag po tayong gagamit ng mga droga. And kung tayo po ay positibo na, may mga dapat tayong iwasan sa mga kakainin at iinumin. And one of that, na nakakapagpalala sa ataya, Ms. Cheryl, ito talaga medyo ko dito concerned. Yung tagayan. Nasubukan mo na bang makipagtagayan? Nung high school. Hindi, inuman, hindi tapos lang, isang baso tagayan? Parang naalala ko noon pag ang gimmick, parang kasi magtitipid ka, di ba? Ibibili ka ng isang bilog, tapos maraming pineapple juice. Okay. Lalagay sa pichil. Tapos? Adi, share kayo. Na lang. Ganoon, noon. Diba? Teka muna, may pambili ka ng pineapple juice, ba't wala kang pambili ng baso? Parang the pwede ka namang humiram na. Pwede ka namang humiram ng baso doon sa may-ari ng bahay para tagi-tagi sa kayong baso. Ganun kasi yung parang the fun of it lang. At saka naalala ko noon kasi sa Pangasinan, sa beach, pupunta kami sa beach. Oh. Siyempre, ang bit-bit mo lang, chill, isang baso, ice. Tapos? At saka yung kaysa mas marami kang dala kasi pupunta ka by the beach, ang dami mong dalang gamit. Isang baso lang. Share na lang. Oo, parang ganun. totoo yan. Alam mo naman, kapag kabataan, style natin yan Nakita mo rin yung mga nagiinuman after uminom nila, di ba may natitira pa? Itinatapon nila yon dun sa lupa, no? Kasi, alam mo, galing sila sa lamay,
para daw yun dun sa patay? Oo. Eh kung para sa patay yun, ba't di mo nalang isubo dun mismo sa patay yung isang baso? So Doc, ang hepatitis B ay pwedeng mauwi sa cancer at cirrhosis, but not A. That's right. Yes, not A. B. Pero ang okay. A ba ay maaaring mauwi rin sa hepatitis B or C? Hindi masyado. No. Hindi rin. Ang A pwedeng mauwi sa D, as in Delta. Mm-hmm. Oo. Okay. Kasi parang magkapinsan sila. Mm-hmm. Yung B at saka C, sila yung magkapinsan. That means parang magkahawig yung virus nila. Pareho silang pwedeng sexually transmitted. Oh, okay. Right. Ang mas maganda sa C, mas maganda ang C kaysa sa B. Kasi yung C, meron silang mga ibinibigay ngayon sa mga hepatologist or espesyalista sa ganitong kaso na mga antiviral para yung C ay maiwasan na mauwi sa liver cancer and cirrhosis. Mga kapatid, gusto po nating mapangalagaan ang ating liver, ano? Maliban po sa pag-iwas, yun, wag tayong maging promiscuous, ano? Wag tayong wag tayong magkaroon ng marami pong masyadong hindi tayo dapat magkaroon ng multiple partners. Mas maging maingat tayo sa gamit, pero also gusto natin malakas ang ating liver. Dahil napaka-importante po ng function niyan. Paano natin mapapanatiling malakas ang ating liver? Ano po ang mga health benefits? Paano makakatulong ang balat ng mangustin? Ano po? Ano ang health benefits nito? Eh balat nga eh. Kadalasan tinatapon na natin balat ang balat ng mga prutas. Ayun, diba? No? May picture ako. Sorry, Rung. Ayun, no? Balat ng mangustin? Bakit napakasustansya po niyan? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik po namin ni Dr. Bien Katuwang, ang MX3, dito po sa Perfect Morning. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153. Ang Perfect Morning with Cheryl Cosi may hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan, pamahalaan patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. I do the very best I know how, the very best I can, and I mean to keep doing so until the end. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. There were rules imposed, hoping that you will honor, promulgated by government for your own good at para sa lahat. Unti-unting uusad. Pakiusap sa inyo na sanayin natin yung buhay ngayon. Bago na talaga ang pamumuhay, ang diskarte, maglakad, paggalaw, social distancing. Unti-unting liliwanag. Ang masabi ko sa inyo na good news, many countries has now perfected some vaccines. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan tayong babangon at maghihilom. A message from PCOO, KBP, and this station. Sa buong araw, kung ano-anong nahahawakan ng ating mga kamay. Mga bagay na hindi natin sigurado ang kalinisan at hindi maiwasang ilapit yan sa ating bibig, ilong o mata. Ang ending, ang dumikit sa kamay na dumi at germs, posibleng magdulot sa atin ng sakit. Delikado yan, lalo ngayong kumakalat ang coronavirus disease. Kaya para makaiwas, bukod sa paghuhugas, ugaliing magpahid din ng rubbing alcohol. Para ang sakit na dala ng germs at virus, siguradong hindi sa atin kakapit. Ang paalala pong ito ay mula sa Family Rubbing Alcohol. Mabagsik sa mikrobyo, subok na disinfectant. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Paano ba maging bida sa panahon ngayon kung ang kontrabidang dapat talunin ay COVID-19? Ganito ang Bida Solusyon! B, bawal walang mask. I, isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D, dumistansya ng 1 metro. A, alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Be the solution sa COVID-19! Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USAID. Lumayo sa peligro.
ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Because you're helping everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a lifestyle. Go! Organic as a yeast. It's health and beauty is what you seek. Healthy purple is what you need. Organic as a yeast. Summer fall. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Magandang paalala. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Good news! Ang pinagkakatiwalaan yung MXC Capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma nutrients. Very low ang sodium content, cholesterol and fat-free. MXC Capsule araw-araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Malagang paalala, ang MXC Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Nasa gitgitan ka ba at naipit sa bulbul na traffic? Dapat kalmado ka lang. Lalo na't kasama mo sa kotseng iyong sinasakyan ang Pagoda Air Freshener. Mabibili ang Pagoda Air Freshener in strawberry, orange at lime scent. Gawing kaaya-aya ang iyong paligid. Katulungin mo ang Pagoda Air Freshener. Gamitin din ang Pagoda Air Freshener sa banyo, kwarto, aparador at opisina. Kaya mga pare at mare, mga kaibigan, relax ka lang. Gawing kalmado ang paligid mo. Gamitin ang Pagoda Air Freshener. Nagbabalik ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. Katuwang ang MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Oras natin mga kapatid, 10:41. Kami po ay nagbabalik dito sa Perfect Morning. At syempre, magandang umaga, magandang araw sa mga kapatid po natin all over the world. Ano po, especially ito, Doc Bien, kay Vicky Severo at sa kanyang pamilya dyan sa Rome, Italy. Si Vicky po ay 30 years na naninirahan sa Rome, Italy. 30 years! Wow, ang tagal! At kinailangan po niyang iwan noon ang kanyang dalawang maliliit na anak para magtrabaho bilang pong domestic helper. At dahil sa kanyang pagmamahal sa trabaho, pagtsatsaga at malakas na pangangatawan, naging matagumpay ang kanyang pamamalagi sa Roma at dito po ay nabigyan siya ng pagkakataong umibig muli at naging daan para po maging maayos o maganda yung kanyang buhay dyan sa Rome, Italy. Sige nga, panoorin natin, Doc, ang kanyang kwento. Presented by MX3. Rome, one of the ancient cities in the world, home of the Christian faith. The city of Rome has a rich story to tell, just like the thousands of Filipinos who are now writing their own life stories here. One of them is a mother who sacrificed time and distance for her children, Vicky Severo. Ciao tutti, buongiorno. Ako si Vicky Severo, 58 years old at 30 years nang naninirahan dito sa Rome. Isa akong housewife, isang ina at isang part-time worker here in Rome, Italy. Vicky's life story begins back in the Philippines when she got married and bore two children. Buhay ko nung araw, medyo masalimuot. Malungkot kasi hindi naging maganda yung unang pag-asawa ko dahil hindi kami nagkaroon ng magandang buhay. Medyo seloso. Siyempre, iniisip ko na lang yung mga anak ko dahil nga maliliit pa sila.
She was forced to go to Rome and leave her kids to her parents in 1989. Kaya naman ako nakarating dito sa Roma dahil na rin sa kapatid ko na natira dito, may asawa siyang Italiano. Trabaho ko dito, hindi ko na may kinahihiya at marangal din. Domestic helper, babysitter, at minsan nagbabantay din ng matanda. Medyo mahirap para sa akin bilang isang ina. Maiwan yung dalawang anak mo na maliliit pa. Siyempre, wala namang magulang na gugustuhin maiwanan ng mga anak, di ba? Masakit dahil nga, siyempre, magulang namin di namin nakita sa huling sandali niya. With a grieving heart, Vicky struggled to keep on until she met an Italian guy who helped her turn a new page of her life in Rome. Ano siya eh? Separated siya, may isang anak. Tinanong niya ako kung anong gusto ko sa isang lalaki. Isa lang ang itatanong ko sa'yo. In case na ako gusto kong kunin ang dalawang anak ko na naiwan ko sa Pilipinas, matutulungan mo ba ako? Kaya nung sumagot siya sa akin na walang problema, tutulungan niya ako makuha ko ang dalawang anak ko. Yung araw na yun, sinagot ko na siya. After a few years, Vicky managed to get her two kids to live with her in Rome. And just last 2017, Vicky got officially married to her longtime Italian partner. Medyo nagtagal pero okay pa rin dahil maganda ang naging pagsasama namin. Mahal namin ang isa't isa. Ganun din yung nagkaroon kami ng dalawang anak. Now, Vicky has all the reasons to live a happy and peaceful life. To keep herself productive, she takes part-time jobs every now and then. Dumarating yung time na pag nagkakaedad na, nararamdaman mo na lahat yung sakit ng katawan, sakit ng mga kasukasuan. Nagkaroon ako ng problema sa tuhod, na bumagsak ako. Minsan hindi na nga ako nakakapaglakad ng malayo. Hinihingal na ako. At 58, Vicky values her health more than ever before. With a proper diet, physical workout, and regular intake of food supplements to make her health holistic. Siyempre, sa pagkain, mas maraming gulay, prutas, at saka mga isda. Sinasamahan ko na rin siya ng pag-gym or naglalakad ako araw-araw sa umaga. 3 or 4 years ago, nagkaroon dito ng parang program. Mayroon pumunta na sa isang grupo dito ng MX3. Itong grupo na to, namimigay sila ng libre. Hindi kami nagdalawang isip na humingi. Wala namang mawawala kung subukan namin na mag-take ng MX3. Wellness and Integrative Medicine Specialist Dr. Edwin Bien shares some tips on what to look for in a good supplement. It has to be approved by the FDA, and if possible, it has to be researched scientifically and has received a lot of recognition and awards. The Nutrisource analysis and US clinical trials are quite important because it validates that our product MX3 contains what it says, the alpha, beta, and gamma nutrients. So people are assured that they are getting the best benefit from Garcinia Mangostana. Noong time na yon, siguro nakaka 2 weeks, 3 weeks pa lang ako, naramdaman ko na yung pagkakaiba. Medyo okay yung paglalakad ko, pati yung likod ko hindi siya nagsasasakit. Malaki ang naging tulong sa akin ng MX3. Dahil nung una, hindi ako kumukuha ng mga trabaho, no? Ngayon, anytime, tawagan ako ng kapatid ko, magsaba ko sa kanya, tinatanggap ko kasi ang pakiramdam ko okay naman. Salamat sa MX3. Para sa akin, ang MX3 ay parang mga anak ko yan, na sa kanila ko inuhugot ang lakas para mabuhay. Parang MX3, tumutulong para ipagpatuloy ang laban ng buhay ko. Dito, lalo na sa Roma. MX3. Vicky's life may have gone through some difficult times, but her love and faith in God helped her surpass it all as she continues to write her life story.
each day now seems to lead to a romantic ending that she truly deserves. Perfect Morning with Cheryl Cosim ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Taon-taon, sinisikap ng Philippine Blood Center at Alagang Kapatid Foundation Incorporated na matulungan ang ating mga kapatid na nangangailangan ng dugo. At ngayong taon, kaharap ang isang krisis, tuloy pa din tayong tutugon with our voluntary blood donation drive. Let's donate safe blood to save lives. See you, kapatid, at the Philippine Blood Center, Quezon Avenue, Quezon City, on July 26, mula 8 a.m. hanggang 12 noon. Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika, mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gawing maganda at kaakit-akit ang style ng inyong buhok. Makiuso ka with Pagoda Cold Wave Lotion. Ang Pagoda Cold Wave Lotion ay may lanolin at may perfume neutralizer. Kaya iwagayway ang mapormang estilo ng buhok. Maging in ka, makiuso ka. Pagoda Cold Wave Lotion, the hair fashion lotion. This is Polly Chan. I've been a bank and wealth manager for more than 30 years. So, believe me when I say that health is really wealth. Ang MX3 tested and proven na may alpha, beta, and gamma mangosteen that helps keep me going with my healthy lifestyle. Health is big investment. Good thing, I'm MX-extraordinarily healthy with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Paano ba maging bida sa panahon ngayon kung ang kontrabidang dapat talunin ay COVID-19? Ganito ang Bida Solusyon! B, bawal walang mask. I, isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D, dumistansya ng isang metro. A, alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Bida Solusyon sa COVID-19! Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USAID. Ang lalaki, hinahangaan kapag tapat kong magmahal, buong loob, matibay manindigan. Ang lalaki, madiskarte, matigas magdesisyon, kaibigan na maasahan. At sa oras ng lambingan at pagmamahalan, kakampi niya ang ego. Ego for supplement for men. Kakampi na mga lalaking hinahangaan. May Epping, Medium, Ginseng, Baka Pure, sa Palmetto, Ginkgo, Biloba. Ego Food Supplement for Men. Ego kakampi na mga lalaking hinahangaan. Mahalagang paalala, ang ego ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik ang Perfect Morning with Cheryl Cosim. Katuwang ang MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Nagbabalik po kami ni Doc Bien at napanood nyo nga po yung storya kanina mga kapatid ni Vicky Severo dyan sa Rome, Italy. Doc Bien, naroon ka. Ay, teka muna. Napakasarap pala talagang umibig. Oo. Ang pag-ibig nakakaubos talaga ng oras. Oo, nakakaubos ng oras. At syempre, minsan nakakaubos din ng energy dahil talagang yung pagmamahal mo binubuhay yung partner. Pero mention mo doon sa VTR, yung MX3 ay may alpha, beta at gamma mangostana. Ano ang health benefits na ito? At kung i-connect natin doon sa may mga liver problems, ano? 'Di ba minsan maririnig din natin fatty liver, yung pananatili na ng liver in general na maayos. Paano rin ito nakakatulong sa function ng ating liver? Okay. Controversial ito, Ms. Cheryl, kasi maraming mga doktor ang nagre-reseta ng makakapagpalakas ng kalusugan ng kanilang mga atay. And some doctors are saying, teka muna, hindi ang mga suplemento ay nakakapatay ng mga viruses. So merong pros and cons po rito. Ito ang gusto ko pong ipaliwanag sa inyo. Well, unang-una,
ang atay po natin, pagod na pagod yan. In fact, kahit natutulog tayo, isa yan sa organ na walang tigil ang pagpoproseso kahit nagpapahinga na tayo. Would you believe na ang isang cocktail hotdog takes the liver one whole day para ma-cleanse at detoxify ito? E paano kung kinakain mong hotdog, eh, limang piraso, hindi eh, limang araw niyang lilinisin yon. Tapos so, ang atay po, araw-araw, yan ang almusal mo, araw-araw. Hindi lang yon, nagchichirya ka pa. Eh, paminsan-minsan, pag weekends, nakikipagtagayan ka pa. At kamukha nga ng mga palusot ng ating mga kaibigang seafarers, nakakatapak pa sila ng mga karayom na may mga hepa. So, ang atay po natin, nangangailangan niya ng as much help as possible. Una, may mga dapat po tayong iwasan para po ang atay hindi nakakargahan ng sobra-sobra. Gaya ng sobra-sobrang inuman, gaya ng pagpili ng mga pagkain na wala namang sustansya. Masarap nga, pero chemical naman, so yun ay cargo sa kanya. Pangalawa, yung pag-inom po ng mga masusustansya na mga suplemento kasama ng magagandang pagkain gaya ng prutas at gulay. And since binanggit natin ang prutas at gulay, nandito po sa screen nyo, inilawan ko na. Yan ay makikita nyo yung litrato na nakuha ko. Ako mismo nagpicture niyan doon sa isang clinic ko kung saan may nagtutulak ng kariton na manong. Tinutulak niyang kariton, nagtitinda siya, ayun, mangustin. Pero hindi mangustin. Enlarged po ninyo yung cellphone ninyo, makikita nyo ang nilagay niya, hindi mangustin, kundi MX3. Yan. Wow. Kasi nga, ang prutas, ang gulay, lalong-lalo na yung balat po ng mangustin na ito, ay nakita nila na nagpapalakas ng mga organs natin kasama na roon ang atay. Yan. Yung alpha ay tinuturing po nilang napakagandang anti-inflammatory. So ibig sabihin, kung may mga namamaga-maga sa loob ng ating katawan kasama na yung atay, nababawasan po yung pamamaga niyon. Ngayon, yung beta, nakakatulong naman yun. Eh, parte pa rin yun ng balat ng mangustina. Nakakatulong yun para puksain ang mga mikrobyo na pumapasok sa ating katawan. At yung gamma, mangustin, ingredient pa rin ng balat ng mangustin, ay tumutulong naman para makaiwas tayo sa mga bukol at tumor at kung ano-anong karamdaman. Yan po ay ginawa na natin bilang isang kapsula nga. Ayan. So nakikita nyo, ako mismo ay nainom at dito po ay mga nabawas ko na yung iniinom ko. Ayan, to share it. So yan po mga kapatid, maganda for inflammation and pagpapanatili po ng maganda sa ating kalusugan. So how do you take it? Just once a day or twice a day is okay? Well, kung ang iinumin po ninyo yung MX3 plain na 500 milligram, the best would be 2 times a day kasi ang laman ng isang kahon po ay 60 pieces. So kung 60 ang laman nito, edi 2 times a day, maubos mo yun in 1 month. Pero kung iniinom nyo, kamukha ng iniinom ko, ito po, yung new improved formula na MX3 Plus, ang laman nito 30 pieces. So, once a day, bago umalis ng bahay, itinutulak ko naman yung aking itinimpla na sachet ng MX3 tea. So kailangan ilalagay po ninyo sa magandang lalagyan, kamukha po ng regalo na ito ni Michelle sa akin. Tapos ibabaon nyo sa opisina. Yes, that's good to know. So ayan mga kapatid, may edad ba yan, Doc? Ano na? May pinipili bang edad na pwedeng uminom? Wala, eh, prutas ang mangustin eh. So ang mangustin pwede yan kahit na anong edad actually. Oh, nasabi nga natin gusto natin mas maalaga tayo ngayon sa ating kalusugan, ano, lalo na maliban po sa maraming sakit tayong posibleng makuha. E narito pa nga po ang COVID-19 na we want, syempre dahil wala pang bakuna, ay gusto natin malakas yung panlaban natin, yung ating immune system ay mapalakas natin. Right. So maging sa mga bata, pwede. And because it's a capsule, minsan yung mga bata hindi pa kayang uminom, pwedeng buksan yung kapsula. Buksan. Oo. At itaktak doon budbud sa juice ng bata. Oo, ibudbud sa juice ng bata or sa sopas ng bata. Or ibudbud po ninyo doon sa rice ng bata. Oo. Yung kapsula. Yes. Oo, tapos lalagyan mo nung sabaw yung bata and makakain na niya. What's important kasi, Ms. Sherilyn, makapasok sa katawan ng bata yung napakasustansyang benepisyo
galing po dito sa nakikita nating balat ng magustin. Mm-hmm. So ayan mga kapatid, walang pinipiling edad. Naku, medyo kapos na tayo sa oras. Pasensya na po dun sa mga nagtanong at hindi natin mababasa. Pero i-announce ko na yung winners natin, Doc. And kung kayo po'y nabitin, bukas naman magkasama tayo ulit eh. Diba? Oo nga eh, kasi diba? Nagdaan kasi yung pag-ibig kanina, kaya ayan. Ayan po, ang ating winner si Elena Lace or Elena Lace, si Maria Luisa Martinez, si Fe Barba, si Roland Dar, at si Enina Nuera. Ayan, congratulations! Kayo po ang natin na manalo po ng gift pack mula po sa MX3, at yan po ay iba't ibang MX3. May capsule, may tea, and may coffee, and may kasama pong Biblia. Mula po yan sa ating MX3. And tomorrow, Doc, ang ating pag-uusapan ay ano ba tayo bukas? Atay pa rin. Kaya yung mga questions ngayon, maaari pa rin nating i-entertain tomorrow. Kasi bukas, pag-uusapan natin yung matinding mga problema na ng atay, gaya ng cirrhosis at liver cancer, dahil tumataas na ang insidente ngayon yan dito sa ating bansa. So yan po ang ating tututukan bukas, at muli nyo po kaming makakasama ni Dr. Edwin Bien. Thank you, Doc. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Text-text lang mga kaibigan, ha? 0918-888-8693 or punta kayo sa inyong website www.mx3.ph. We'll see you again tomorrow mga kapatid. Salamat po sa inyong pagtutok. Have a great day and God bless po.